Idol at Kabayan, good news, 1,500 na mga taga-suporta ng New People's Army at kung saan 250 mga NPA leaders ay sumuko sa Armed Forces of the Philippines. Wow na wow! Yan ang patunay na may tiwala ang mga Pilipino sa ating pamahalaan at sa ating AFP. Isa rin itong malaking sinyales na epektibo ang ginagawang kampanya ng Task Force ELCAC na maging isang papayapang bansa ang Pilipinas. Yan ang ating pag-uusapan sa vlog na ito. I-like ang video at mag-subscribe. Matik na! 250 mga hinihinalang pinuno ng iba't ibang mga underground mass organization ng Gingoog City ang nagbawi ng kanilang suporta mula sa New People's Army o NPA. Sinabi ng mga opisyal ng militar ang tagapagsalita ng Army Sport Infantry Division na si Major Rodolfo Cordero ay nagsabi na ang 250 mga individual ay sumumpa sa gobyerno. Karamihan sa mga pinuno ay kabilang sa sangay ng partido sa lokalidad, pambansang Katipunan ng Magbubukid, malayang kilusan ng Makabagong Kababaihan at Kabataang Makabayan. Sinabi ni Major Cordero na ang malawakang pag-atras ng suporta mula sa mga rebelde ng NPA ay bunga ng Retold Community Support Program Operation na pagsisikap ng Task Force to End Local Communist Armed Conflict o TFLCAC kasama ang mga espesyal na pakikilahok ng mga lokal na opisyal, stakeholder at ng pamayanan. Sinabi ni Major Cordero na nakakaalarma na malaman kung paano pinagsamantalahan at niloko ng NPA ang mga magsasaka at kababaihan sa kanayunan. Ginamit nila ang mga ito upang isulong ang kanilang interes sa politika. Sabi ni Major Cordero, ang 58th Infantry Battalion Civil Military Officer, First Lieutenant Jefferson Mariano ay nagsabi na ang mga underground groups ay may kabuuang 1,500 nakasapi kung saan ay 250 sa kanila ay pinuno na binawi ang kanilang suporta sa Communist Terrorist Group. Sinabi ni Mariano na ang mga pinuno ay nilagdaan pa ang isang manifesto habang isinasagawa ang isang peace rally sa covered court ng Don Restituto Baol Central Elementary School, Gingoog City noong 21 ng Oktubre 2020. Ang aktibidad ay dinaluhan ng mga dating taga-suporta ng New People's Army kasama ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Gingoog City, ang pulisya ng Gingoog at ang 58th Infantry Battalion ng Philippine Army. Ang mga dating taga-suporta ng New People's Army ay nagmula sa apektadong komunidad sa Gingoog City tulad ng Barangay Lunaw, Santiago, Agay-Ayan, Barangay 29, Barangay 24, Barangay 26, Kipuntos, San Luis, San Juan, Punong at Binakalan. Ang pagsunog ng bandila ng CPP-NPA na nangangahulugan ng kanilang pag-atras ng suporta at panunumpa ng katapatan sa gobyerno ay kabilang sa mga pinakahalagang kaganapan. Ang nasabing mga highlight ay sinundan ng paglagda ng pangako at suporta ng mga mamamayan ng Gingoog sa mga programang pangkapayapaan ng gobyerno ayon kay Mariano. Samantala, sinabi ng commander ng 58th Infantry Battalion na si Lieutenant Colonel Ricky Canatoy, matapos ang aktibidad, ang mga dating taga-suporta ng New People's Army ay maaari nang magamit ang mga programa ng gobyerno sa pamamagitan ng Retold Community Support Program. Maraming salamat.